Malakas ang kutub ko, pwede ka maging big winner eh. So tingnan natin kung tama yung kutub ko. Good morning. Ang aga, ang lakas ng dating ah. Kinakabahan ako, dire. Bakit ka kinakabahan? Kamusta ka dyan? Kamusta ka dyan? Okay naman po, natitiis pa naman po. Medyo kinakabahan lang everyday. Bakit ka kinakabahan? Eh siyempre po, first time po eh. Kumbaga, sa dami-dami ng gusto pumasok sa PBB, nasama ako. Tapos ano, puro celebrity pa yung bigati pa ata yung mga kasama. So kinakabahan ako, patitip-tip ko, lumuluwa. Ramdam ko nga yung pagkaba mo eh. O diba, pati yung dibdib ko lumuluwa direct. Kinakabahan talaga ako. Siyempre, ano, kumbaga, parang palapit na ng palapit yung ano, kasi ang dami nang nagdadating dito, ang dami nang tinuturo sa amin. So alam ko, palapit na ng palapit yung pagpasok namin sa loob. Sobrang lapit na. Kaya nga kita hinaharap na ngayon para ihanda lang kita. Unang-una, kaya natatakot din ako, baka sabi ko, baka ako yung first, ano, ako yung unang linggo pa lang maipik na. Kasi nga, syempre, bunga nga ako, walang pigil. Diba? Noon pa lang, kakabahan na ako dahil nabasa ko sa mga bawal magmura, eh, malamura ako. Kaya mo yan. Anong pakiramdam mo na nakakulong ka? Ngayon ka lang ba nakakulong na matagal, na quarantine? Oo, ngayon lang. Hindi naman po, kahit naman po sa ibang bansa, sanay naman po akong hindi lumalabas. Yun nga lang, pagkakaiba, wala kang pinagkakaabalahan. Kumbaga talaga nasa kwarto ka lang, walang cellphone, bawal ang makimanood ng balita sa TV. So, ayun lang ang naninibago. Pero kung sa loob lang naman po ng bahay, sanay na sanay naman po ako. Kahit hindi naman kasi ito palalabas din. Sanay naman po. Excited lahat ng taong makita ka sa TV. Ako din po excited na, syempre. Gusto ko rin na ano, kumbaga, para makaharap din yung mga housemate, syempre. Tapos sa bagong experience, ayan, gusto ko rin para nasa lahat din. Excited naman po, pero medyo kinakabahan lang, baka mamaya, syempre. Yun nga, tulad ng sinabi ko, yung pinag-aalala ko is yung baka mamaya isipin nila yung sumisigaw ako, pinumura ko sila, ganun. Doon ako kinakabahan. Kasi baka mamaya may ma-offend ako, di ba? Kaya mo na yan. Kaya mong i-handle mga tao. Magaling ka humawak ng tao. Naasahan ko naman na kaya mong... Kaya naman po. Nakokontrol naman kahit pa paan. Siyempre, minsan sabi ko nga, wag lang akong gugulatin. Talagang mapapamura. Ano naman, tanggap naman namin mula nung nakilala ka naman namin, ganyan ka na. Hindi naman as if, alam na, nalihim ng tao yung. Pero, iba naman kasi yung murang gulat, iba yung murang talagang para makasakit. Diba? Iba naman yun. So, alam mo, lahat na nangyari sa'yo, Desi, ngayong taon na to, hindi naman planado eh. Oo nga po. Kaya nga sabi ko nga po, kumbaga lahat ng nagdadati niya sa akin, syempre, ini-embrace ko. Ibig sabihin, ano kumbaga, once in a lifetime lang po, ika nga sa edad ko, hindi ko akalain na makikilala pa ako. Tapos, lalabas pa pala yung kaya ko pa palang ilabas yung talent ko. Yung mga ganun. Kumbaga parang ano na lang po, ini-embrace ko na lang. Kumbaga talagang... kumbaga hindi ko tinatanggihan, ika nga syempre pagkakataon na rin po. Hindi ko naman din na pinangarap na maging makilala, pero syempre natutuwa ako dahil kumbaga sa dami-dami pa naman ng maraming ma-influensya, ako pa yung nagustuhan ng tao, puro palamura pa, di ba? Mga tao rin si Raulo. Nakatadhana yung kapalaran mo, Dix. Kumbaga po talaga ang tao, hindi mo maano yung mga ugali, ikaw nga kahit na ganito ka magugustuhan ka, di ba? Hindi ko rin inaasahan. Kaya natutuwa din ako. Eh, hindi naman yung mura nakikita ng mga tao. Nakikita nila yung pagkatao mong mapagmahal ka at mabait ka. Saka po yung dibdib ko. Hindi natin pagkakaila yan. Hindi natin pagkakaila. Yun ang nakita nila sa akin eh. Palagay ko yung dibdib ko at yung kagagahan ko na rin po. Ayun. Yun din po yung naano doon. Baga naging kengkoy din kasi ko sa harap na kami pag magla-live setting. Baga yun na lang din ang ambag ko sa kanila. Siyempre, sa dami ng problema ng tao, sa dami ng, alam mo yun, stress. Baga parang ang pasasalamat ko na rin kahit paano na ako yung naging stress reliever nila ng kahit sandali, kahit mga ilang oras lang sa pagla-live, ano ko, la-live setting. So nakakatuwa din. Diba? Ikaw ang pambansang aliw ngayon ng Pilipinas. Opo. Diba? Nakakatuwa din po.
Huwag ka lang may in-love kagad-kagad sa loob ng bahay. Baka naman ma-in-love ka. Ay, naku, Direk. Sabi ko nga po sa inyo, malabo yan. Kumbaga, wala pa sa ano ko yan. Wala pa sa, ano ba to? Wala pa sa akin yan. Siyempre, hindi pa rin tayo nakaka-move on after my ex eh. Naka-focus muna ako sa ano ko, sa sarili ko. Focus muna ako sa mga anak ko at sa nanay ko. Wala muna jowa. Sinabi mo yan. Paglabas, charot. Hindi, ano lang naman yan. Paglabas mo, I'm sure mas marami pang biyaya ang matatanggap mo. Opo, opo. Kailang sana hindi mabilis yun. Hindi mabilis yung paglabas mo, ha? Dapat hanggang dulo, umabot ka. Kaya nga po. Nagdadasal nga rin po ako, sabi ko gano'n, hanggat maaari, kailangan ko rin kontrolin yung sarili ko na ano. Na yun nga, syempre, iba-iba kami ng ugali sa loob. So, kung meron akong taong ayaw na ugali, ako na lang ang mag-a-adjust. Kumbaga, ako na lang ang mag-pipigil, diba? Kasi syempre, hindi ko naman pwedeng baguhin yung ugali nila, yun na sila. So, ako na lang ang mag-a-adjust. Pero malakas ang kutub ko, pwede ka maging big winner eh. So, tingnan natin kung tama yung kutub ko. Ay, hindi po natin alam yun. Siyempre, alam ko may mas magagaling pa sa akin, Direk. For sure yan. Pero kung sa ano naman po, sa mga pagsubok naman pong ibibigay sa akin, ready-ready naman po tayo. Daisy, wala sa galing yan. Nasa kung paano ka mamahalin ng tao kahit hindi ka galing. So, marami nagmamahal sa iyo. So, tingnan natin kung paano ka susuportahan ng bayan. Kaya nga po. Nagdadasal din po ako siyempre para sa nanay ko, di ba? Para sa mga anak ko. Correct. Yung kumbaga parang susi ko para manalo, di ba? Inspiration ko na lang sila. Oo nga. Yun na lang gamitin mo. Sige, sila mag-aapoy ng dibdib at magkocontrol sa bibig mo. Kumbaga, ibibigay ko yung buong puso ko, di ba? Para manalo, di ba, Direk? Ganun naman po talaga, kailangan dedication kasi isang bagay para manalo. Diba? At saka yung ano, totoo ka. So far, alam din po talaga. Sobra kang totoo pa. So far, sobra kang totoo. So sana hindi magbago yan pagpasok mo sa bahay. Ay, hindi po. Kung ano po hugis ng dibdib ko, yan na rin talaga yun. Hindi talaga magbabago yan, Direk. So yun lang, Daisy, gusto lang kitang makamusta kasi sa susunod na makita kita, palabas ka na ng bahay. Sana sa dulo-dulo na yun, ha? Opo, dulo-dulo na yun. Sana ako na rin po yung manalo para kaila nanay. Oo nga, para sa iyo rin. Hindi naman po ako nag-look forward. Hindi naman ako nag-look forward para mapalabas agad, ma-edit agad. Baga, ako nag-look forward ako para manalo. Oo nga. Oo, magandang attitude yan. Sige, gusto ko yung ganyan, fighter. Diba? Opo. Salamat po, Direk. Thank you. Thank you, Daisy. Thank you, then. Bye-bye. Bye-bye po.